Guys, 2024 na guys. This is our first vlog sa 2024. Bago ako mabungi guys kasi sumasakit yung ngipin ko dito sa may harapan. Magpapabunot ako. Anyway, bago ako mabungi at hindi ako harap sa camera, pag-usapan muna natin itong issue na to na napakasilan. At ito ang sanhi ng nagkakaroon ng tinatawag na complete yung mga security guard, which is dapat natin pag-usapan para malaman ng mga kabataang security guard at maiwas sa anumang involvement sa complete kaya nga. Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security guard at security officer. Ano? So welcome tayo guys sa 2024. This is our first vlog sa 2024. Anyway, bago tayo magsimula, baka ako may mga bagong dalaw lang at nagugulat na hindi naman mukhang officer itong nagsasalita sa harapan nyo. Ako kasi guys ay isa ng retired, nag-retire na po sa bilang security guard at ito yung dapat na ibabahagi ko kung paano ka makapag-retire ng maaga para gumawa ka na ng sarili mong diskarte. Anyway, sa ngayon guys ay naggagawa tayo ng mga video na makakatulong sa mga security guard na maiwas sa anumang mga sitwasyon na alanganin. So, kung gusto nyo malaman guys, makita yung mga video natin. Ayan yung channel ko guys, ayan. Puntahan lang ninyo yung Security Guard Matters, ayan. Pero kung gusto nyo ma-explore yung channel ko guys, marami tayong video dyan. Puntahan na lang ninyo at i-click na lang ninyo yan. Wala namang bayad dyan. manonood lang kayo. Huwag lang nyo i-skip yung mga ads natin guys. Although wala pa akong sinundo sa YouTube, baka nag-isip mo iba. Mayaman na tayo kasi vlogger, sabi ng mga nangangantsaw sa akin. Mayaman ka na, vloggers ka. Sabi ko, ilan lang naman ang viewers natin. Anyway, hindi naman yan ang pakay natin. Ang pakay natin, makabigay ng gabay sa mga 5-9 natin. Yan. Mayroon tayong mailigtas, maiwas na mga 5-9 natin sa mga sitwasyon na alanganin. Kahit 2-3 lang, ay isa ng tinatawag na achievement para sa akin. Di ba? So, yun. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon, guys. So, bago ang lahat, guys, may dumaan sa aking pag-i-scroll, may dumaan sa akin na isang video na talagang concern ko. So, panoorin muna natin guys. So ayan guys, credit sa owner ng video na dumaan lang at nakita ko, concern talaga to. So kung hindi nyo alam yung kwento na yan, isang security guard na medyo nadisgrasya ng kanyang, hindi ko kasi alam guys kung anong dapat gamitin term kasi sa YouTube masyadong konsila sa mga terminology kaya hindi ko alam kung anong gagamit. Ganito na lang. Na-disgrasya ng kasama niya. At yun na nga, dahil doon sa isang verse na pinag-usapan nila. So verse, ito yung topic natin ngayon guys. Huwag dalhin ang relihiyon sa trabaho ng security guard. Okay? Huwag niyong dalhin ang relihiyon. Pag trabahong security guard, trabahong security guard lang. Huwag tayong magdala ng anumang reliyon sa trabaho. Alam naman natin na ang reliyon ay anlawak na usapin. Walang mali sa lahat ng reliyon. Ito ay tama lahat. Kabutihan ang hatid. Diba? Bilang ako, siradong katoliko ako talaga guys. As in sirado, katoliko ako. Pero nirerespeto ko po yung ibang mga reliyon. Kasi sa akin lang to guys ha, sorry sa mga kwan. Sa aking pananaw,
Wala naman, hindi naman bumaba si Lord sa mundo para sabihin, tama yung Katoliko, tama yung Iglesia, tama yung... Nagtatalo-talo lang doon sa mga kasulatang iniwan. Tulad ng Muslim, may Quran sila. Tama ba ako, Quran? Excuse me sa Quran, kainusintihan ko. At sa Biblia naman yung mga Quran. Iwan ko lang doon sa... May tawag din yung libro ng Quran, yung mga reliyon ng Quran sa Egypt. Ano ba yun? Yung mga Hudiyo. Hudiyo. Meron din silang libro doon na sinusunod, binabasa. Ako, Katoliko ako, pero hindi rin ako nagbabasa ng Biblia. May mga certain tinatawag na Word of God, certain tinatawag na history about Jesus Christ na alam ko kasi na sinishare sa simbahan. Anyway, so yun guys, sa aking pananaw, wala naman, hindi naman bumaba si Lord dito na sabihin, tama yung relihiyon nyo, mali yun sa kanila, ganun di ba? So nagbabase lang dun sa mga librong binibigay. So dapat nating irespeto. Dapat nating bigyan ng respect kung hindi yun ang paniwala mo. Diba? Kasi ang pinakapakay lang naman ng religion is to give a peaceful and harmonious life. Ngayon, kung papasok na yung tinatawag na gusto mong mang-encourage, mang-ingan nyo ng mga tao para pumasok sa religion nyo, ay yun ang pinakatinawag mahirap na gawain, na which is napaka tinatawag na pinakamahirap yun, na kaya nga yung mga religious leader talagang kuhan sila eh. Saludo din ako sa kanila dahil biloyin mo followers nila, million-million din. Diba? Marami din na Eddie Bilardi, Manalo, ganun. Marami silang mga, sino ba may iba? Yung tumakbo na presidente. Yung dating religion leaders at tapos yung mga... So, diba? So, walang magsasabi na mali tayo, mali sila. Hindi. Tama lahat ng religion. Tandaan nyo guys, ha? Tama lahat ng religion. Kasi nga, peaceful and harmonious ang hatid lang naman ng religion. Huwag lang tayo mag-encourage. Anyway, papasok tayo dun sa kwento. Pag ikaw kasi security guard, at dalhin mo yung religion mo sa trabaho mo, magkakaroon na kayo ng tinatawag na conflict ng kasama mo. Ituturing ka na niya na kuhan. Hindi na kasama. Kung ang samahan yung dalawa, security guard, ay may religion na ang pag-uusapan, mayroon na kayong tinatawag na gap sa isa't isa. Kasi doon pa lang sa religion, hindi na kayo magkakaintindihan. No? Kahit anong gawin nyo. Kahit anong gawin natin guys, hindi kayo magkakaintindihan. Pero kung irespeto mo ang pananaw niya, ang paniwala niya, yayango ka lang, hindi mo siya kakalabanin. Kasi kung may nanalo ba ng debate sa mga plaza-plaza, wala, nauwi pa lang sa minsan pisikalan. Kasi nga sabi ko nga guys, sa religion ay walang mali. Puro tama. Sabi, pakinggan mo yung ibang religion, di ba ang sasabihin nila, kami ang daan, kami ang ganito. Sa kabila naman, kami ang daan, kami ang wasto. So walang mali, puro tama ang religion. Nagkakatalo lang tayo sa respetuhan. Okay. So balik tayo sa duty ng security guard. Pansin niyo kung ang religion niyo ay pare-pareho, kunwari, eto, may religion sila dyan, tapos may religion, nagkakaroon na tuloy ng faction. Kasi nga bakit? Dahil dun sa religion. Kaya wag natin ipasok ang ating paniniwala sa trabaho ng security guard. So dun tayo sa kwento ng dalawa, nung sa video, nagtalo sila sa verse. Hindi ko lang alam kung pareho sila ng religion. Bakit sila nagtalo doon? So, nagkapikunan, nauwi doon sa... So, tandaan nyo, anong nangyari? Yung isa, nandun na kay Lord. Dahil na-disgrasya niya. Yung isa buhay, sa palagay nyo kaya, may magandang buhay rin siyang haharapin. Diba? Hindi, wala. So, kung papansin ninyo, anong pinagtalunan nila? Mayroon ba silang... napala doon sa pinagtalunan nila na verse sa Biblia. Iba siguro ang pananaw ng isa. Di ba? Iba naman yung pananaw ng isa. At pinagpilitan ng isa na tama siya. At yung isa naman ay pinagpilitan din yung sarili niya na tama siya. So nauwi sa ganun. Di ba? Ganun. Kung papansin niyo yung video na yun guys, credit to the owners, ang mga involved ay 22 years old. Ang bata. So puro mga hot, puro mga
mga kwan, sila, mga tinatawag na agresibo pa. Walang tinatawag na pag-a-adjust. Kaya ako gumagawa ng mga video na to para yung mga kabataan nanonood ng mga security guard, magabayan, na irespeto nyo ang bawat paniwala natin. At huwag nyong banggitin yan sa mga trabaho nyo. Kasi magkakaroon kayo, instead na body-body kayo ng kasama mo, dahil pinagpilitan mo yung paniwala mo, nagkaroon na kayo tuloy ng tinatawag na gap sa isa't isa. Diba? May pagkwento ako dyan sa karanasan ko. May tauhan ako na sobrang eager niyang yung to the point na pag nag-duty siya, may dala siya ng Biblia. Tapos, bawat kausap niya, pinapasok niya yung Biblia. Pinapasok niya yung salita ng Panginoon, sabi. So, hindi naman lahat kuan yung tinatawag. May pantamang lugar na pag-usapan yung ganun, yung salita ng Panginoon. Pero kung nasa trabaho ka, isisingit mo yan, nagiging kuan eh. Kasi hindi naman lahat ng tao ay naniniwala sa pinatpaniniwalaan mo. Diba? So, yun ang kuan niya. Tuloy, umiiwas sa kanya yung mga taong nag-uusap. Kasi nag-uusap tayo ng basketball. Bigla nga niya isisingit yung salita ng mauwi kayo at mauwi doon sa salita na ganitong verse, ganito, ganon. Parang din si Pacquiao ba, nung mga bandang nagkuhan siya na puro verse na rin yung nababanggit niya ba? Okay lang yun kasi nasa tamang kuhan naman si Pacquiao, yung sa tamang tinatawag na forum, nasa tamang time. Diba? Pero mapansin mo, nung hindi pa siya naging bali, hindi pa siya nag-transform doon sa religion niya, hindi niya kuhan. Pero ngayon, pag nagsalita si Pacquiao, puro verses na ang sinasabi niya. Pero hindi niya sinisingit doon sa mga conversation, lalo na sa kuhan, hindi. Ang ibig ko sabihin, yung tauhan namin, wala sa tamang timing ba pag bumanggit siya. So, nagkataon na may taon din na medyo hindi gaano involved sa religion. May religion pero hindi involved ba? Namilusok po sa kanya. Na halos na magkaroon ng, may baril tayo pag nag-duty. Binara siya ngayon. Sabi nung kasama namin isa, pabibli-bibliya ka pa, santong kabayo ka naman. Ano ba yung santong kabayo, guys? Diba? Ang alam kong santong kabayo ay religious ka sa front mo, pero may, wala naman, ibig sabihin religious ka, pero mayroon ka namang kademonyohan, ibig ganun ba? So, pag tayo bilang tao, hindi tayo perfect, hindi tayo santo. Kahit mga santo nga, may mga kuhan eh. So, yun ang sinasabi ko na hindi tayo pwedeng magpakita ng banal ka. Isa kang banal. Di ba? So, magiging sanhi. So, yung nangyari na yun sa kasama ko, nagkaroon sila ng conflict, naawat lang din namin. Kasi, nung narinig niya ng santong kabayo ka, di na ba, nahibda din siya. Anong santong kabayo? Ganun siya. Nagkaroon ng, tumuloy-tuloy na ngayon yung away nila, yung pagtatalo nila, which is nakuha. Kaya ko ginawa itong video na to, na huwag nating dalhin ang religion natin sa ating trabaho. Kasi para hindi tayo magkakaroon ng conflict sa mga taong nasa kasamahan natin. Hindi natin alam na sanungat yung kanilang paniwala sa paniwala mo. Ngayon, pinagpipilitan mo. Kasi gusto mong mangyari na ma-encourage mo sila na madala mo sa paniwala mo. Diba? Kasi yun naman ang nakikita ko eh. Excuse me, my innocent. Pero yung mga taong nagbibigay ng ganun, parang gusto nilang mangyari na paniwalaan nyo kami kasi mali yung pinaniniwalaan nyo. Gusto namin kayong maakay sa tamang landas. Ganun naman ang nakikita ko eh. So, kailangan kayong umanib sa amin dahil mali yung tinatahak nyong landas at mailigtas namin kayo sa maling tinahak nyong mga paniniwala. So, kung ganun ang banat mo sa kasama mo na mali kami, magagalit talaga ako. At sino namang may sabing tama kayo? Diba? Sasabihin sa'yo, sino namang may sabing tama kayo? So, away na. Diba? So, guys,
I hope na mag-duty tayo, irespeto natin ang mga paniniwala ng mga kasama natin. Para mayroon tayong tinatawag na samahan na camaraderie. Kumbaga, kung iba yung paniwala nila, no comment ka na lang. No comment ka na lang, ngumiti ka na lang, at irespeto mo. Ganun-ganun ka na lang. So, matitigil yon. Ngayon, kung talagang makulit sa'yo, iwasan mo na lang. Huwag na huwag kang makipagtalo, agrumento sa kasama mo. May mga baril tayo eh. Tapos isipin mo, magtatalo lang kayo. Tulad nung nangyari sa video, burst lang ang pinagtalunan nila. So, nauwi sa kuwan. Ang tanong doon, anong napala nyo? Ipagpalagay natin, nanalo ka sa pagkikipag-debate mo na tama yung pinaniwalaan mo. After that, anong meron ka? Kung ayaw naman talaga niyang umanib sa inyo, anong meron ka? Di ba? So, kung pinagpilitan mo, away lang ang naani mo. Di ba, guys? So, ito yung purpose bakit ko ginawa itong video na ito. First video natin sa 2024 na maiwas tayo sa anumang kapahamakan sa duty. At wag na wag nyong hindi nyo, ganito yan guys ha, tinan mo yung mga, sa mga kumpanya, yung mga, pansinin nyo guys, yung mga nasa kumpanya, yung mga bossing. Pagdating sa kumpanya guys, they are dealing purely business. No any, kwan, yung tinatawag na side issue. Di ba? Yun yung tinatawag na professional way in dealing business. Bakit ko sinabing business? Tayo mga security guard, we are rendering services in favor of salary. So, business pa rin yun. Di ba? Tapos, isipin mo, sisingitan mo ng religion issue. Ano mangyayari? Di ba? Ano mangyayari? So yung kung magpalagi mong ginagawa yun, tapos yung nakaupong boss doon sa kumpanyang pinag-dudutihan mo, ay salungat doon sa paniwala mo, eh talagang magkakaroon ka ng problema. Plus yung nakasurround pa sa'yo. Kahit sa presidente natin, sa Pilipinas, marinig mo ba ang presidente sasabihin, ako ay isang Katoliko. So ibig sabihin, Katoliko, presidente ka lang ng Katoliko, hindi ka presidente ng Muslim, ng Iglesia ni Cristo, ng saksi ni, hindi ka presidente kasi pinagpilitan mo 'yung religion mo eh. Hindi ganoon 'yung kwandon. Kaya ang presidente iniiwasan nilang magkaroon ng discussion regarding religion kasi gusto niyang ipamulat ay ipaalam na ako ay presidente ng lahat ng Pilipino sa Pilipinas at hindi lang sa isang religion. Ganun yun. So, bakit tayo napunta dyan? Ganun din tayo mga security guard. Wag nating dali na, oh, ako ay isang ganito, tapos naka-duty ka. Diba? Naka-duty ka. Walang issue doon. O, hindi kasama sa issue ng trabaho natin, ang religion. Ipi-perform mo yung trabaho mo as a security guard at itabi mo yung religion na issue na gusto mo. Huwag kang mag-encourage doon sa trabaho mo na tulad nung sa tauhan ko na may dala-dala pang Biblia. Oh. Tapos pag may kausap na siya, ihalungkatin niya yung Biblia. Hindi naman yung type na tamang forum eh, para doon sa usiyuhan na yun. Eh. So magkakaproblema nga tayo nun guys. So I hope na magiging lesson learned to sa mga kabataan tulad nung sa video na 22 years old, hindi nila alam kung paano sila mag-adjust. So pareho silang 22 years old, bang, sabog. Okay guys, so I hope guys na magkapaliwanagan ang mga kaisipan ng mga bagong security guard pagdating sa duty regarding dito sa issue na sobrang napakasila na issue regarding religion. Walang nanalo dyan, puro panalo yan dyan. So I hope guys na kung naliwanagan kayo guys at nabigyan kayo ng gabay, mabigyan nyo ng like,
At yung mga silent viewers natin na hindi pa subscriber, baka pwede niyong pindutin niyo ng subscribe dyan. Subscribing button dyan, subscribe button, at saka yung notification bell. Ayan. Notification na kuha natin, na button dyan. So I hope guys na magkita-kita tayo sa sunod na video. Hindi ko alam kung kailan ako mag-upload kasi yung aking ngipin, baka bungi yan. Hirap pumarap sa camera pag bungi. So guys, sa susunod na video, kita-kita tayo guys. Bye-bye guys!